Nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas sa posibilidad ng paglilikas ng mga Pilipinong nasa Taiwan sa kabila ng isyu sa pagitan ng Beijing at ng Taipei, ayon ito sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, patuloy daw ang koordinasyon ng Pilipinas sa sitwasyon ng mga Pilipinong nasa Taiwan. Gayunpaman, kinumpirma din ni De Vega na nasa maayos ang kalagayan ng mga Pilipino sa Taiwan. Wala rin umanong natatanggap na anumang panganib ang ating mga kababayan sa naturang bansa. Pero natitiyak namin na mahusay naman yung contingency plan kasi sa Taiwan, required lahat ng employers na meron silang contingency for all their employees, kay Taiwanese o hindi. Kasi alam nila yung panganib na palagi nandun. No? So, bilang diplomat, no, I'm an optimist and I'm sure itong mga naririnig natin, ma-resolve din yan kasi itong tensions, I mean, at hindi mangangailangan ng ating mga kababayan na mag-evacuate. Pero kung kailangan man, ay gagawin ng ating MECO kung kailangan din gawin. Naniniwala naman ang ilang mga eksperto na tanging internal issue lang ang sigalot sa pagitan ng China at ng Taiwan, bagay na hindi daw dapat pakialaman ng Pilipinas. I mean, you have to respect that. And then that Taiwan is a very important question for China and it's a very important core interest of China. It's a non-negotiable. We should not play with fire. That is very important. I think especially for government officials of the country. May epekto din daw ang pagtatalaga ng mga karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa. Ang kasunduan ng Pilipinas at ng Estados Unidos na patuloy na kinukontra ng China dahil gagamitin lang daw ng Amerika ang Pilipinas upang protektahan ang Taiwan Strait. Tatlo sa mga bagong EDCA sites na magsisilbing base militar ng US ay nakaplanong ilagay sa Northern Luzon, kabilang dito ang gamo sa Isabela, Santa Ana, Cagayan at sa Lalo, Cagayan. Sa pagbisita ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington, D.C., iginit nito na hindi maaaring gamitin ng Amerika ang mga EDCA sites sa anumang isyu sa rehiyon. Pero paliwanag ng ilang foreign analyst, preparasyon daw ito ng U.S. para depensahan ang Taiwan. Doon sa tinatanggap namin yung One China Policy at yung Taiwan ay bibigyan namin ng protection para sa atin. Yung ganong contradiction, hindi natin papayagan yan. Pero yung superpower, iba. Ibang salita. Actually, if you let the military solution take precedence over everything else, then it could lead to war. Now, another important aspect about deterrence is the more you rely on credible threat, yung credible assurance na apektuhan. Mayroong halos 160,000 na mga overseas Filipino workers o OFWs ang nasa Taiwan ay sa DFA. Una na rin nagbabala si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian sa posibleng kahihinatnan ng mga Pilipino sa Taipei hinggil sa pagiging independent ng Taiwan. Tinawag din ng ilang eksperto na internal issue ng China ang nangyayari sa kanilang bansa. Dapat din daw respetuhin ng Pilipinas ang One China Policy. We have what you call the One China Policy. The one question is at the heart, China's core interest. Does it mean? It means that Taiwan too, a non-negotiable too for China. That is something that country who has, any country has what we call special diplomatic ties with the Republic, People's Republic of China. Be very, should be careful about these things. And I think should, if you adhere to One China policy, you have to do it. Nauna na rin tiniyak ng Manila Economic and Cultural Office o MECO ang seguridad ng mga Pilipinong nasa Taiwan. Pagtitiyak ng gobyerno ng Pilipinas na sa maayos ang kalagayan ng mga Pilipinong nasa Taiwan. Sa kabila yan ang tinawag ng ilang eksperto na internal issues sa pagitan ng Beijing at ng Taipei. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.